Isang gabi sa loob ng lumang bahay ampunan. Di kami tumatanggap ng mga katropa na tuwag at walang bayag. Multo lang yan. Matakot ka sa buhay, hindi sa patay. Na ako kayo. Eh, hindi ko naman talaga gustong pumasok dito eh. Wala lang ko talagang choice. Hindi na ako magtatagal. Isang gabi, konting oras, hindi naman talaga ako naniniwalang may multo dito eh. Pero mainam na yung sigurado. Wala mo masama kung makikiusap, di ba? Pasensya na ho ulit. Tayo mamaya. Huwag na natin sali si Buloy. Matalo ang putya. Bakit pa naman ang pinusta ko kagabi? Ayan! G pa! Mas mataas pa yung pusta mo kasi sa grades mo eh. Magbagsarado ka naman sa tatay mo. Hashtag, grade is life, but game is lifer. Kinaganda mo ba yan, ha? Ganda mo eh, no? Oh. Ano ba yan? Ang aga-aga? LQ na naman. Alam nyo, ganyan-ganyan nagsimula ang love story ng kapitbahay namin eh. Oh, na naman pasok. Anong gimmick? Gimmick? Hanggang talkies ka lang naman, Kaloy. Ano dyan? Sige. Sagot ko na si Kaloy nang makulay lang itong drawing na to. Buti naman. Kesa na sa mababad ka na naman sa kaka-computer at research ng kung ano-ano. Ay, hello. Baka naman pwede ako sumama sa lakad ninyo. May pera naman ako. Malaki-laki rin kasi yung kinita ko sa sideline. Gumagawa ko ng camera, cellphone, TV, electric fan. Kayo, baka may mga sira kayong mga gadget. Ako yung gagawa. Libre. Basta sama niyo lang sa lakad niyo. Kaloka! Panira ng araw? Ikaw to mukhang sira eh. Ba't hindi mo kaya gawin ang sarili mo, di ba? Exit na ako. Bakit umalis yan? Dumating ka kasi. Wala naman akong ginagawa masama sa kanya eh, di ba? Gusto ko lang naman maging close kayo. Kasi sikat kayo, di ba? Ano nga ba pangalan mo ulit? Ako nga pala si Frederico Jacinto. Fred na lang, para mas madali. Pasensya na, Fred, ha? Marami na kasi kami. Baka makaskip ka lang. Try mo sa iba. Guys, tara. Okay. Oh! Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan yung tsura mo?
Oo nga pala. Ganyan pala talaga yung tsura mo. Badrip na nga yung tao. Asa rin mo palalo. Ito naman. Di na mabiro. Kahit tayo na lang ganyan ka pa eh. Uy. Kambisyoso, hindi kita type pa. Wala lang talaga akong choice. Ikaw lang tropa ko eh. Ang gulo mo. Mauna na nga ako sa'yo. Bata ka pa! Uy! Hindi, bidi ko! Nagawa mo na ba? Sir, hindi po makakarating ni Daddy. Natanong ba kita? Hindi po. Sinasabi ko lang po kung anong pinapasabi niya sa akin. Ko, sira na naman. Sige po. Daan ko na lang sa inyo bukas. Ano man meron kang natatabi dyan. Konti pain naman o. Ibili lang akong patulog. Isa akong jeans. Ano eh. Wala akong pera dito. Sakto lang ito para sa pamasahe ko bukas eh. Ganon? Wala kang pera? Sa dami na nagpapakumpuni sa'yo, wala kang pera? Damot mo ah! Ano, hindi naman sa ganon. Pero... Pero! Wala akong pera-pero. Magdamot ka. Alam mo. Lamunan mo ang kwarta mo! Tulong lang ako. Pairang-pairang. Pare, di ba parang sobra natin yung ginagawa natin doon kay... Sumakalit yun? Ha? Sino? Yung Frederico? Wala yun. Alam mo naman si Alan pag tinopak. Pero wala pa rin yun sa ginawa namin sa'yo para makasama ka sa grupo, di ba? Ano mo lamang? Pininom niyo ako ng ihi niyo eh. Brotherhood tawag doon, bro. Kay Alan ka magreklamo, siya may pakananon eh. Eh, balak di bang tanggapin niya si Frederic sa tropa? Ang sa akin lang... Ayoko nung makasali ng iba. Eh, kita mo naman yung itsura ng mokong na yun sa itsura ko, di ba? Magkapalit pa kami ng itsura. Malas ko lang. Sorry ah. Sorry, Master. Ikaw na. Gwapo mo eh. Sobrang pogi mo nga, pero wala ka pa rin naman binatbat kay Verna. Tagal nyo na naglolokohan eh, ano? Rule number 2. Di ba sabi ni Alan, bawal pumutas ng katropa. Hoy! Umuwi ka na. Anong oras na eh? May pasok pa tayo bukas. Oo, sandali na lang. Matatapos ito. Kailan mo sasabihin sa kanila? Kung ano dyan, wala namang problema eh. Gagawa ka lang ng isa eh. Alam mong bawal siya taon sa topa, di ba? Ba't mo ako sinagot? Eh, gago ka pala eh. Bakit ka nangigaw? Iyaan mo na. Timing lang. May beer ka ba?
Ay, no. Ay, hello, guys. Baka pwede makishare dyan sa pwesto ninyo. Marami naman akong binili. Gusto nyo, share-share tayo. Ang daming pwedeng pwestuhan. Sa iba na lang. Sobra ka naman, pare. Iyan mo na! Sige, Fred, maupo ka na dyan. Salamat. Uy, gusto eh. Sensya na. Sensya na. Oh. Ay, sige, pahingi ako ha. Ito. Ay po. Oh. Ay, salamat. Sensya na. Nga pala, pre. May gagawin ka pa bukas. Gusto mo sumama sa amin. Punta ka sa gate ng school ng mga 5 p.m. Tayo mo kami. Sunduin ka namin. Tinga! Promise? Tinga, anong sasotin? Formal. Kasi medyo formal yung pupuntahan namin eh. Di ba, guys? Formal? Maraming salamat. Promise, hindi ko kayo papayaan na ako naging tropa ninyo. Ayaw mo talaga, gagawin ko lahat para sa tropa. Promise ko sa inyo yan. Talaga? Lahat gagawin para sa tropa? Gusto ko yan, Fred. Gusto ko yan, Fred! Salamat, boss. Salamat. Oh, busin nyo na to. Sige na, sayang naman. Sige po. Salamat na mag-iisip akong sasabihin. Kawawa naman yung tao. Titripan nyo lang eh. Bakit? Gusto mo ko samahan din do? Okay, babalik ko. Dali. Guys, pasensya na. Hiniram ko lang kasi itong tray sa catering. Sorry guys. Oh, busin nyo na. Sayang naman. Thank you. Okay. Boss. Hilig mo sa ganyan? Siguro sa past life mo, multo ka. Sira. Yung pwedeng puro gimmick lang alam natin, no? Palibasa ikaw, puro porn ang binabasa mo. Ako pa? Tulog ka na nga, baka mamaya may magpakita sa yung Otlum dyan. Otlum? Ano yan? Lodi, idol, werpa, power, Otlum, multo, okay? Anong hanap mo? Saan pa yun? Dito ko lang nakita yun. Ano nga? Yung barong ni tatay. Barong? Anin mo? Baka yung pasad na krusan. Nay naman eh. Ha? May pupuntahan ako party ng mga bagong kaibigan. Inimbita nila ako. Inimbita ka? May kaibigan ka? Sabagay. Mahirap paniwalaan. Ikaw nga nanay ko, hirap na hirap akong tanggapin. Magtao pa kaya? Ay! Tarantadong
dalawa? Ano, ugot mo? Fred! Fred! Fred, magagawa ko lang itong TV ko eh. Naglolo ko na naman. Pwede po bang bukas na lang yan? May lakad kasi ako eh. May date ka? Ginit lang po ng tropa. Pero pwede po bang iwan nyo na lang yung pambayad nyo para may magamit ako mamaya sa lakad ko? Nabalitaan mo na ba yung nangyari dun sa dating bahay ang punan? Inawawala na naman daw at hindi na nakabalik. Talaga? Sus, dati nga eh, nalbihan ako mas malapit doon. Grabe, alam mo, doon ako makatulog. Tapos alam mo ba, inaasong pa ako ng amo kong lalaki. Diyos ko, may multo pa. Kaya nga lumipat ako mas malapit dito eh. Unahin nyo kaya muna trabaho nyo bago kayo mag-chismisan siya. Thank you. Salamat. Uy! Buray mo na? Hindi ka malang nakapagsabi. Hindi ako prepared. Hindi talaga nakapaganda ng black dress. Black ay gusto mo? Pwede huwag mo nang magulo kung ayaw mo ikapagburo lang. Uy! May red lang, Mayora? Pwede ba? Huwag na muna ngayon. Pota na ako. Thank you.
think mali yung ginawa natin kay Frederick kanina. Hindi niyo naman siya tatanggapin sa grupo. Ano natin siya paglaruan? Kung hindi mo naman napalakaya yung ginagawa ng grupo, then go. You're free to go. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Remember, this is my group. Kaya kung meron man isa sa inyo hindi na masaya, alis! Alis agad! Uy, ano man ganyan? Mag-aaway-aaway ba tayo nang dahil kay Fred? Tama na. Nagkakapikunan na kayo eh. I think, dapat na tayo mag-decide kung isasama natin siya. Exactly! Yun naman yung ginagawa ko ah. The point is, lahat kayo duman sa initiation. Tapos siya hindi. Sino? Ako yung magbumukhang kontrabida at walang puso? Tama na. Tapusin na natin to. Kausapin natin siya, bigyan ng final test. Pag pumasa siya, edi tatanggapin ko siya sa tropa. Kahit pangit siya. Kung hindi, sorry. Fair, di ba? Fair. Tignan lang natin kung makakaya niya papagawa ko sa kanya. Uy, si Fred. Fred! Uy, Fred! Alam mo kung hindi mo kaya yung mga pinapagawa ng tropa sa'yo, paano ka makakapasok sa amin? Alam mo naman kailangan dumaan sa mga pagsubok ang sino mang gustong maging miyembro, di ba? Masuko ka na ba? Ganyan ka ba kahina? Hindi mo ba kaya sumabay sa amin? Wala pala to eh. Ano ba yung susunod na test ko? Isang gabi sa loob ng lumang bahay ampunan. Hindi kami tumatanggap ng mga katropa na tuwag at walang bayag. Multo lang yan. Matakot ka sa buhay, hindi sa patay.
kaibigan ako. Happy birthday mo. Aba, dalawang oras na nasa loob ba? Gago talaga yun. Si Dido. Ano ba yan? May bago na tayong tropa. Di ba may multo daw dyan? Shut up! Hindi nga! Uy, tumigil nga kayo? Para kayong mga bata. Daling maniwala. Base sa nabasa ko, dati daw yung ampunan. Daming kaso, daming issue, kaya nagsara. Lalo na dun sa paring namamahala. Daming reklamo, dami rin nagpakamatay, dami nagpatayan. Basta, daming kwento. Gago ka rin, no? Akala ko ba matinuha? Bakit kinananakot? Weh. Oh, shit! Umalis na tayo dito! Ayoko na dito! Hindi tayo alis. Mabuti pa punta na natin sa loob. Sabihin na natin na good time lang ang lahat. Alam mo, kanina ka pa. Gusto mo bang samahan yung gago na yun? Sige na, bumaba ka na. Samahan mo na. Hoy, Lan. Dali na, sige na, bumaba Lan. Ka na. Kasi wala, nagbibiro lang si Dindo. Magkitropa tayo dito, di ba? Oo nga, Lan. Chillax lang, mga tol. Natakot na ako. Alis na tayo. Oo nga. Please, gano. Jessa, nakita mo ba si Fred? Kanina ho. Nagmamadali nga po eh. Hindi nga ako pinansin eh. Saan nagpunta yung batang yun? Ano nangyari kay Fred? Sa bagay, bagay siya sa malaking lumang ampunan. Kasama ng mga multo. Kasalanan natin to eh. Mali naman talaga. Ito na naman si Kapitan Konsensya, tagapagtanggol ng mga naaapi. Where's the sense in your humor, man? Chillax! O nga din to. Panghira ka ng mood eh. Sensya na, hindi naman kasi talaga tama. Ginawa natin doon sa tao. Hello! Eh, ang tanong, tao ba yun? Eh, mukhang ingrown ko lang yun sa paan na natuto maglahat at magsalita. Alam mo, simple lang naman to, Brad eh. Uulitin ko. Grupo ko to. Wala namang pumipigil sa'yo eh. At kung meron mang isa sa inyong hindi na masaya, malaya kayong kumawala sa grupo. Pero yung mga reklamador, mahina, pasensya ko sa mga ganyan eh. Wala naman tayong problema. Diba, Dindo?
nangyari dun? Dapat andito na yun, tanghali no. Sino? Si Alan? Si Fred. Wala naman akong paki kay Alan. No? Okay, nagkaangasan kayo, ganyan ka na? Wala yun. Yabang lang nun, no? Tama na nga yan. Mamaya marinig ka pa nun. Away na naman. Guys! Look! Ay, takoy ni. Pasensya na, pwede mo magtanong. Ah, kilala niyo ba si Frederico Jacinto? Fred, yung tawag naman sa kanya. Ay, anak ko. Medyo nakasalamin na payati na may pagkalampa. Opo, kilala po namin siya. Mga kaibigan niya kami. Ay! Salamat. Hindi kasi siya umuwi kagabi eh. Nagpaalam na pupunta ng party. Eh, wala pa siya hanggang ngayon eh. May birthday party po kasi ng kaibigan namin kagabi. Pero maaga po kami umuwi. Mga 9 p.m. po. Ano ba? Di pa kasi siya nauwi. May pinuntahan pa ba kayo? Ay, wala na po. Nagsiuwian na po kami pagkatapos. Baka naman po nasa inyo na po siya ngayon. Opo. Marami po yata siyang nainom. Kaya ganun. Nako, hindi marunong uminom ang anak ko. Wala kang bisyo yun eh. Kundi libro. Kaya pala hindi siya uminom kagabi. Total, spaghetti at soft drinks na ang handa. Hindi nga siya uminom soft drinks eh. Ay, gay! Paborito niya yun eh, lalo na yung spaghetti. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Halos siya yung nag-ubos ng soft drinks at spaghetti doon. Di ba, guys? Sobrang takaw ni Fred. Sobrang takaw? Sobra! Nay, mabuti po. Mauna na po kayo, baka nasa bahay na po si Fred. Nakas po kasi ng ulan kagabi. Baka nahirapan lang po ng sasakyan. Siguro nga. Salamat ha. Natutuwa naman ako at may mga matitinong kaibigan si Fred. Lumaki kasi yan, walang kaibigan eh. Kasi nga lampa, lagi niloloko. Tapos nagtatampo pa sa akin kasi akala niya hindi ko siya mahal. Akala ko niya hindi ko siya tanggap. Kunting drama lang sa buhay. Pero salamat ha, maraming salamat. Spaghetti at soft drinks? Really, ha? Ano tayo, elementary? Sana sinama na yung masot sa kwento para kumpleto. Ito kasi si Erwin, eh. Sinama pa yung inuman sa usapan. Nag-aalala na nga yung nanay, tapos sasabihin mong naglasingan pa tayo kagabi. Eh, yun naman talaga ginagawa natin, ha? Lagi tayo nag-inuman. Mali ko ba? Makita niya na yung buwan ang kagagawa natin kagabi. Ngayon, ang gagawa natin. Napin natin si Fred. Ha? Ano? Babalik tayo dun sa lumang bahay? Excuse me, kayo na lang nun? Never! Saka isa pa, I'm sure, hindi naman siya mumultihin dun kasi kamukha na yung mga multo. Verna, huwag kang mag-alala. Sasamahan naman kita. Gago. Mas nakakatakot ka pa kasama kaysa mga multo eh. Okay, sama na yan. Settled na. Pupunta tayo dun. Ano? Saan lakad? So, tama.
Huwag kang praning. Guys, hindi na ito nakakatuwa. Lumabas na tayo habang maliwanag pa. Paano si Fred? Hayaan na natin siya, no? Hindi naman talaga ating kaibigan yun, eh. Sorry na lang sa kanya, tanga-tanga niya. Exactly. Pinakita lang niya talaga hindi siya bagay sa tropa natin. Sana naman dito may gustong sumama siya. Baka type. Hoy, tama na yan! Lumabas na tayo dito, natatakot na ako eh! At saka, wala akong pakialam sa pangit na yun, no? Let's go! Al, ganito! No, don't touch me! I'm here! Senyo. Akala ko pagkakatiwala ako kayo. Pare-pareho lang kayo. Mawala kayong kwentang tao. Pagbabayaran niyo kung anong ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayo papatahimikin. Magsisisi kayo. Magsisisi kayo. Paparinig ka na naman. Kung patay yun, dapat may bangkay. May nakita ba kayo? Wala naman, di ba? Wala tayong kasalanan. Nang uto tayo, nagpa-uto siya. Wala ba tayong gagawin? Baka pagbintangan tayo. Tayong huling kasama. Baka may nakita sa atin. Ang magkakaibigan, ang tutulungan, ibig masabihin. May picture ka ni Fred, di ba?
ito lang gagawin natin? Magdikit sa poste at manawagan? Para hindi mapagbintangan? Alam mo, kanina po ako nagtitimpi sa'yo. Kasi pinapakita mo na parang ikaw lang yung may konsensya sa grupo at ikaw lang yung walang kasalanan. O bumalik tayo sa ampunan. Walang lalabas kahit di natin nakikita si Fred. May orin kasi nung may kasama ako sa grupo na duwag at walang bayag. Fred? Fred, nandiyan ka ba? Bakit pa kasi sumama-sama dito eh? Ang tsaka-tsaka ng manugaw na to. Kapit ka sa akin, Verna, pagtatanggol kita. Ha? Kung ikaw, Vin, lang, doon na ako sa mga multo, no? Pareho naman kami yung pogi niya, na. Guys, exciting, no? Basta kumapunta sa haunted house. Talaga? Mag-ingat ka, baka last time mo na rin to. What? Hindi mo malabog sa akin eh! Talaga? Panay hawak nga ng hawak eh. Sinabi lang ang bawal, hawak ng hawak pa rin. Ano to, traiduran? Ano pa problema mo? May relasyon ba kayo? Guys! Guys, sigurin nyo! Pare mo kami, Fred. Sorry. Sorry talaga. Paano kung sa sobrang galit na sa ginawa natin, kaya siya magpakamatay? Lahat tayo magagawa dyan. Nangyari na eh. Guys, wala tayong masalanan. Okay? Nang-uto lang tayo. Nagpa-uto siya. Wala tayong gagawin? Wala ka na naman wala tayong gagawin. Ano ba gusto mong gawin? Siguro hanapin lang yung bahay nila. Natsanalin ako nangyari. Tapos ano aaminin natin tayo may gagawin kung ba't nagpakamati anak niya? Laki na magkakama nun. O di ikaw mag-isip na gagawin. Leader ka dito, di ba? Grupo mo nga ito eh, di ba? Sumaang sa'yo ko namin. Baka kasumusunod kay Fred. Exit na ako. Umaaw dito eh. May epal. Natatagpuan ng bangkay niya. Oo nga. Kasi naman, papakamatay lang. Doon pa sa minuto. Pero kawawa yan talaga.
Napatalsik ang paring si Father Esty dahil sa pamamolesta niya sa binatilyong nasa ampunan. May ilang nagsumbong, may ilang nagpakamatay. Natagpuan din ang pari na nakabitin ng walang buhay. Mula noon, hindi na naging matahimik ang abandonadong bahay ampunan. Ginawa nila ang tanga, pare. Pinaasa sa wala. Ano bang pinaasa? Hindi ka nga pumorma, di ba? Torpe ka kasi. E paano pumorma? Ang linaw ng sinabi nila, di ba? Rule number 2. Bawal pumatos ng katropa. Para nakita mo lang na inawakan ni Verna si Erwin, eh. Inisip mo mag-shot agad? Nasa lumang bahay tayo. Siyempre, babae yun. Matatakutin. Eh, pwede naman siyang kumapit sa akin, di ba? Mas matcha naman ako sa Erwin na yun. Pero mas pinili niya yung mukhang tokwa. Tama na nga yan. Pasok pa tayo bukas, gago, matulog ka na. Sabihin mo yan sa kanya. Dindo, gago ka, huwag mo akong takutin. Dindo! Dalawa silang namatay. Sunod-sunod. Ikaw. Ako. Sigurado na ako tayo nakasunod dito eh. Hindi tayo patatahimikin ni Fred. Saan yung burol? Kailan tayo pupunta? Pag hindi natin pinuntahan yung dalawa, mumultuhin tayo. Kahit niloko nila ako, kahit hindi kami naging ni Verna, kaibigan pa rin natin sila. Gago lang naniniwala sa multo. Kailangan may gawin tayo. Tayo, dahil mong gustong gawin. O ano? Samahan niyo ako sa lumang bahay. Baka nandun ang sagot sa gulong ito. Sige, mauna ka. Talaga matapang ka, Alan. Sumama ako. Ano, otang ha? Nadamay mo pa ako. Pupunta ako doon para ano? Shhh. Bahala ka kayo dyan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero hindi mo mapapabalik dun.
ang gagawin natin? Ang multo ay mga kaluluwa na hindi naka-move on. Imbis na dapat pumalawag na sila sa lupain ng mga patay. Para silang natigil sa gitna. Para silang na-stranded sa biyahe. Hindi makausad. Hindi maka-atras. Walang masakyan papunta. Wala rin masakyan pabalik. Stranded. Ganun. Ganun? Ganun. Eh, ba't po sila na-stranded? Nagka-jeepney strike po ba? Seryoso na to. Alukuhan eh. Alam mo yung seryoso, yung ako pa mamatay. Tapos sabihin nito, hindi sila naka-move on, na-stranded na. Sir? Ano po bang dahilan upang kaluluwa ng isang namatay ay maging multo? Isang dahilan, yung hindi niya pa oras mamatay. Kaya lang may nangyari. Humiwalay na yung kaluluwa niya sa katawan. Nung babalik na siya, hindi niya kaya. Nagka-problema. Ganun. Ganun? Matutulungan niyo po ba kami? Saan ba to? Sa lumang ampunan. Panganib. Alam ko yung lugar na yun. Alam niyo yung lugar na yun? Ang tukol sa pare? Isang minulest siya. Nakikiusap po kami. Please, tulungan niyo kami. Papahama kayo. Baka mas marami mapahama kung di kami kikilos. Nakikiusap po kami. Tulungan niyo kami. Please. Sa kanya? Tuwala. Siya na lang ang kilala kong makakatulong sa atin. Simula na tayo. Kulit nyo, ha? Tignan lang natin kung malabas pa kayo ng buhay dyan. Iwanan ko na kaya sila. Paliwanag nga ulit kung ba't natin itong ginagawa. Muto tayo dito para di ka paglamayan. Tsaka para na rin matahimik yung kaluluwa ni Fred. At pag nandito ngayon, multo, nandiyan tayo ng tawag.
Eh, kaso nga pala yung si Sir Ben. Diyos mo maglakad nun. Matagal ko na dapat ginawa to. Ang dami ko nang naririnig. Ayoko na sanang balikan, pero siguro kailangan mo na rin ng katahimikan. Ang dami mo ng buhay na sinira. Ang tago ka pa sa damit ng pari, pero asal demonyo ko naman. Panahon na para matapos ang kasama mo. Umalis ka na sa bayang puno na to. At huwag ka na magdamay na iba pa. Damay-damay na tayo. Hinahiyaan ninyo ako. Kayo ang nagtulak sa akin, kaya naging impyerno ang buhay ko. Wala nang katapusan to. Tinuring kitang hindi ba, pero isa ka sama nagpaamak sa akin. Ikaw sumira ng buhay namin. Magtiwala kami sa'yo. At magtitiwala ako sa totoong Diyos. Natutulungan ako para katahimikin ka. Ikaw ang malinig! Do. Kot ka ba? Ha? Ikaw? Di, oh. Talaga? Oo naman. Ano ba yun? Alin? Nagsabi ng talaga. Talaga? May nagsabi ng talaga kanina. Talaga? Sir Ben! Nasaan na siya? Patay na yata. Tingnan niyo na mangyayari sa inyo! Patahimikin mo kami! Patahimikin mo kami! Yun ang gumbala niyo ko dito! Ano na hinita kami dito? Dali sa isang pagkakang muli! Yung ka na lang! Ano ba sila sa akin mo, Alan? Hindi ako siya. Ako si Faresi! Sa akin ang lugar na ito. Kami magbuda dito. Huwag na ninyo kami nagpakailaman! Sa akin ang susunod na kaibigan ninyo. At ikaw, kayong lahat! Hindi ko alam sa sabi mo. Masinirayan ka na talaga ang ulo! Akin kayo lahat! Akin kayo lahat! Akin kayo lahat! Sa akin kayo lahat! Sa akin kayo lahat! Kailangan ko nandito. Sa akin kayo. Sa akin kayo lang. Mahal nyo ko. Kaya lahat kayo pupunta dito.
akin na kayo! Ano mo sasabi mo? Sa akin na kayo, mama! Ay, ka na! Tama na! Hindi ko alam kung sinasabi mo! Hindi! Father galing ang krus. Sabi niya, habang nasa akin ang krus, ligtas ako sa lahat ng kapahamakan. Hindi ko alam na isa pala siya sa kapahamakan ang sinabi niya. Isa ako sa mga biktima niya. Tumakas lang ako dito sa ampunan nun. Hindi ko akalaing yun din ang magliligtas sa akin. Aray! Tapos na. Sana matahimik na sila. Sana nga. At ganyan din ang mangyayari sa inyo!